mataba pa rin siya, oh. Kahit pa ano. Lalaki to? Wow, mataba pa rin. Wow, okay na okay to. Yun, no? As usual, dapat sa kahit saan ka pupunta, umorder ka na ng talaba. Mura lang, eh. Oh, di ba? Seaweeds gulaman. Iba nga, ano? Alam mo, ngayon lang tayo makakatikim na to. Ito yung binakol, oh. Buko water. Ay. To, yung sabaw niya. Native chicken. No. Tapos to, coco, buko meat. Oh, yan, buo-buo pa, no? Oo. Uh-huh. Ano, masarap yan, oh. Ito, maganda kunin mo itong ano, eh. Isda. Nagyan mo ng konting gulay, haluin mo na dun sa pork. Perfect bite yan. Nagsimula sa patikim, tikim. Medyo matagal na akong hindi nakabalik ng Iloilo. Susubukan kong tikman o kaya kainin lahat ng kaya ko. Kasi miss ko na yung flavors nila. Unahin ko na tong manok na to. Pag pumunta ka ng Iloilo, ito yung basic na pinupuntahan, eh. Alam ng lahat to. Ito yung Tatoy's. Marami tong branches, meron pang tabing dagat, pero dito kami kumain ngayon. Ito na nga at nagdatingan na yung mga order namin. Siyempre, dapat meron yung inihaw na bangus. Basic dito yan. Boneless yan. At siyempre, yung inihaw na manok ng Tatoy's. Dito sila kilalang kilala. Native chicken yan. Siyempre, may talaba at hindi mawawala yung liyempong inihaw. Parang masarap yung pork chop, ah. Oo nga, eh. Parang ito ata ang ano na. Ito ata ang star. Feeling ko. Sabaw. May ano, may bowl. So, sabaw siguro. Pag ganito yung spread natin, dapat nga talaga may sabaw. Ngayon, inihaw na baboy o manok, parehong okay to. Simulan na to. Game, alam nyo, tagal ko na hindi nabalikan tong Tatoy's chicken, pero sa tagal nga, nakalimutan ko na yung itsura niya, eh. Lahat dito, maraming atsuete. Kaya yung daliri ko, yung orange-orange pa. Totoo yun. Sa lahat ata ng lutuin dito o halos lahat ginagamitan ng atsuete. Mapagisa, mapaprito, mapaihaw. Pampagana rin talaga ang itsura, eh. Ito na ang tanong, ano yung sarap ng Tatoy's chicken? Unang-una native chicken ang gamit nila dito. Sobrang malasa talaga yung native na manok. Malayo doon sa ano, sa mabuto nga lang, malaki yung mga buto. Pero kung susuriin mo yung lasa talaga, talagang solid yung flavor ng pagkamanok niya. Sa akin, nasa gitna ang flavor nito, eh, kasi hindi todo yung asim, hindi todo yung tamis. Ang nalalasahan ko yung usok dun sa pagkakaihaw. At saka syempre, napakasarap na native chicken. Iba talaga yung lasa nito, eh. So, ibang-iba siya dun sa mga inihaw na manok na may mga pampalasang iba. Ito, napakasimple nung lasa niya. Talagang inihaw lang na, well, I guess, magbubuka ng flavor tong suka nila. Tikman natin. Nagiging ibang animal din siya pag may suka na. So dahil yung chicken na gamit nila dito, hindi nanggagaling sa grocery. Kasama pa pati ulo. Kita nyo, ah. Malayo talaga yung lasa nito dun sa nabibili mo sa grocery. At saka ito, mainit na mainit pa itong second na dumating na manok. Nakapaso pa nga yung ulo. Tikman ko yung leeg. Jegs! Gaboom! Mm. Sarap! Hindi ko na nga sinausaw yung isa na yun. Masarap! Mm. Solid. Wala naman talagang tatalo sa bagong ihaw na manok, eh. Tayo natin yung may toyo. Mas masarap. Mas solid.
Naalala ko na. Masarap nga ito. Yun ang inihaw ng Tatoys. Okay, tikman naman natin yung kinilaw nila. Kinilaw na tanigi. Tingnan natin. Yung kinilaw dito manamis na mis talaga. Ang tapang ng tamis. Sarap. In effect, para siya yung atsara mo pag kumain ka na nung inihaw. Sabay ko na sa pork. Gaboom! Ang sarap ng pork, pork chop. Bagay na bagay sa kinilaw. Lahat, kahit anong inihaw, nagiging sinuglaw yung dating. Inihaw na manok, plus kinilaw. Inihaw na baboy, plus kinilaw. Instant sinuglaw. Sarap. Tamis, alat, ihaw. Solid dun. Medyo mapapalabas yung gana ng kain mo, lalo na pag nagkamay ka. Iyon, no? Yung inihaw, tama. Sinabi ko, dahil nga unique nung kinilaw dito, matamis. Kaya naman sobrang bagay ang inihaw at busog na subo ng kanin. Not nun. Okay, next. Dahil sikat din ang Tatoy sa seafood, inihaw na boneless bangus. Game. Okay, dito sa Tatoy's talagang lahat pinapahira ng achuete oil, pati bangus. Parang basic lang din, wala siya yung mga sibuyas, bawang. Talagang bangus lang siya na pinahira ng achuete oil. Sausaw ko na agad sa toyo suka. Okay, ang simple nga nung pasok ng pagkain sa akin, purest form, kasi hindi siya binabara ng maraming pampalasa. So, yung basic na lasa ng manok nandun pa, yung basic na lasa ng bangus, intact pa. Okay, maganda lang yung pagkaihaw nila, ganun lang, wala nang arte-arte pa. Kaya masarap kumain dito kasi no-brainer, ihaw lang. At syempre, pag nasa Iloilo, napakamura ng talaba at saka napakasariwa. Walang amoy na, hindi siya amoy dagat eh, for some weird reason. Hindi ko alam kung tinatanggal nila yon or ganun lang talaga kalinis. Bacolod, Iloilo, sobrang linis talaga ng talaba, sobrang sarap lang talaga. Sobrang sarap. Binanian lang yon. Sobrang sarap. Sa mga mahilig kumain ng talaba, heaven to, dito. Ganda. Sobrang panahal yung kain dito. Salamat sa dagat. Ang sarap nun. Pero meron din nga pala akong ikikwento sa sabaw. Maganda umorder kayo dito dahil iba yung ginagamit nilang pampaasim. At saka mas madalas silang gumamit ng talbos ng kamote kesa sa kampong. Iba rin. Oo nga pala, nasa Batuan country tayo. So yung pampaasim nila dito, hindi Sampalo. So treat na rin yon yung Batuan. Yun yung ginagamit nila sa kansin. Kaya okay din ang water ng sinigang sa region na to. Kasi ibang iba sa Tagalog sinigang. Iba rin yung pampaasim. Sobrang sariwa talaga lahat dito, pati itong dahon, talbos ng kamote dun sa may sabaw namin na lapu-lapu. Ganda, green na green pa, hindi siya nalanta. Crunchy pa. Kamay na ako, parang ang sarap eh. Sipin mo, lapu-lapu. Inaalmusal namin ngayon. Sariwa to. Bouncy pa eh. Springy yung ano niya, yung karne. Wow. Itong solid. Sobrang sarap. Actually, lahat sobrang sarap. Turop. Itong walang sausaw. Solid dito sa Tatoy's. Ino-offeran pa nga niya ako ng McRab din dito.
Sabi ko parang OA na, ang dami na eh. Pasayan, Hipon. Para sa tingin ko yung basics na order natin, ito yung mga obligado. Unang-una, chicken talaga yung pinupunta dito. Uulaman nyo na lang. Work your way around the chicken, parang ganun. Panalo. Okay, on to the next food adventure tayo. At buti na lang ipinag-drive tayo ng pinsan ni Mrs. Dizon na si Binibining Tessa. Napakahilig kasi ni Mrs. sa Barquillos, kaya ginto itong susunod na ipapakita ko sa inyo. Maraming mga sikat na bilihan nito, pero promise, iba ang lasa ng isa na to. Nandito to sa May Haro. Ito yung Hinolan Barquillos. Bahay lang siya. Kumatok muna tayo bago tayo pumasok. Si Mrs. Ma'am, ano ganyan mo married name? Si Ma'am Julieta. Mrs. Mempi. Ma'am Mempin. Pero may the name is Hinolan. Po, Hinolan. Okay. Kayo, Tessa, matagal na kayong suki dito. Uncle niya. Ah, uncle yung, po. Super friend sila ng uncle ko. Tapos yung father ko, yun nga, wala siyang ibang Barquillos na kinakain. Ito na yun. Oh. Ito yung Hinolans. Talagang backyard industry. Small batch nga ang gawaan dito. Pwede kang mag-order kung gusto mo double roll o yung mas manipis o yung mas makapal. Sa kahon naman, ang gamit nila ay mga recycled materials. Mukhang quality nga yung gawa nila eh. So, titikman ko na para maikwento ko sa inyo kung ano yung tunay na lasa nito. Ito, unang tingin ko pala sa Barquillos, manipis siya. Yun yung masarap kainin na Barquillos sa'yo. Yung pagkagat mo, matutunaw halos sa loob ng dila mo. Tikman natin, ha. Oh, grabe, masarap nga ito. Masarap na. Yung dating sa akin, hindi commercial yung grade nung lasa nito. Mas may butter. Hindi naman siya todo-todo, pero butter agad yung una ko malalasahan. At saka yung lambot nung talagang thin yung ano yung pagkakarol ng layers nito. Grabe nga to. Kailangan nyo itong tumatikman. Sa totoo lang, bordering lengua de gato yung kasarapan nito eh. Sobra to. Sarap. Hindi ka magsasawa dito. Ipalabiro yung quality nito. Pwedeng ipagyabang. Ako sinasabi ko na make time na umikot dito. Pero kailangan yung gawin. The keyword is pre-order. Kasi marami nang slowly nakikilala siya. After all these years, may nag-post ata sa Facebook at sumikat siya. Tapos dinala tayo ni Tessa. Sabi niyo, matagal na namin paborito yan. Grabe. Pinaka-solid to. Walang biro, walang hype. Julieta Hinolan. Okay, ito yung address. 13 Libertad Street, Haro, Iloilo. Afternoon, parang pwede na mag-bachoy, no? Pero daanan muna natin ang isa pang landmark sa Haro. Isa sa pinakalumang panaderya. Ito yung panaderya ni Paa. O Paa. Ang location nito malapit lang sa Biscocho House. Same side sila. Ang titikman naman natin dito ay yung pre-war pandesal na sinasabi. Kung 1896 nandito na sila, marami na tong gerang pinagdaanan. Maraming tinapay dito pero iuulam ko lang kasi sa Bachoy. Kaya pandesal lang yung i-experience natin. Magte-take out lang kami. Itong kasunod na Bachoy e solid, local spot to ni Tessa. Napakalapit lang nito mula dun sa panaderya. Tapos sobrang impressive yung preparation nila dito. Hindi na namin inabot yung crowd, parati daw maraming tao dito eh. Hindi lang kasi to Bachoy, full-time restaurant to. Pero this time, Bachoy lang tayo.
Mukhang solid itong bachoy experience natin. Ngayon lang ako makatikim dito, Alicia's. Sa Manila, parate sa atin, readily available ang TEDS. Kagabi nag-TEDS kami. Pero sabi ko, gusto kong tumikim ng iba na bago sa paningin ko, bago sa panlasa ko. Unang-una na pansin ko dito sa Alicia's, medyo makisig yung chicharon. Tapos sinabi nga sa atin na homemade nila to. Tapos pwede ka umorder ng extra kung gusto mo. Napaka-solid nung portions nung chicharon. Itsura nung batcho, ito super. Normally, magkakaiba lang naman sa size yan eh. Pero, ang impression ko, punong-puno ah. Pag hinahawi ko ng kutsara ko na ganyan, ang dami niyang laman. Oh. Tapos yung basic na noodles, yung inano, yung classic batchoy. Plus, bonus. May lawas. At every time nasa Iloilo ako dito, ako nakakatsamba na ano, libreng lawas, yung bulalo. Kasi nasa bawa na nila, parang halos libre na lang sa kanila to eh. So ang gagawin mo, i-swirl mo yung ganyan to, tong para madurog yung bulalo, tapos ihahalo mo sa sabaw mo na. In effect, parang ramen na nag-breakdown na yung fat. Mas magiging flavorful yung ano mo, yung sabaw mo. Pero experience ko muna yung basic na soup broth nila. Tikman. Okay. Masicharon tong isa na to. Masarap. Pati yung grains ng chicharon sumasama na dun sa sabaw. At malasang ano rin siya. Malakas yung espiritu ng laman loob niya. Kasi tinadtad nga ng nakita natin, chinachop ng todo yung ano yung bituka. Therefore, malasang malasa yung sabaw niya. Masarap to. Ngayon ako naka-experience na to. Yun ang description ko sa kanya, parang botsog, makisig, punong-puno ng lasa. Dito sa Alicia's, pumunta ako na walang ine-expect, pero umalis ako ng sobrang impressed. Alam niyo yung lasang ginalingan. Parang ganito yun eh. Maganda kasi yung ingredients at saka malaking bagay talaga yung homemade chicharon nila. Top notch eh. Mmm! Yung puto niya, yung difference sa iba, ito mas makapal ng konti. Mas makokonat yung lasa nito. Pansin ko lang. Tikman mo rin mamaya. Pero ito sinasabaw talaga ito na ganyan. Parang solid na kainan pala dito. First time, Alicia's. Alicia. Uy. Ito naman yung pandesal na binili natin dun sa paa. Sabi, pre-war pandesal daw to. Nasabihan ako na ano, hindi daw siya yung matamis na kind. So, baka yun yung pre-war pandesal. Lumang recipe pa to. Tikman natin. Bagay na bagay kaya namin dinala dito. Bagay nagdidip ng pandesal sa ano yun, sa batchoy. Tikman ko muna siya. Oo nga. Alam mo, maninibago ka sa una. Kasi wala siyang anything nga. Wala siyang lock ng paminsan yung sinasabing sugar to taste. Bread lang yung matitikma mo. I'm guessing magugustuhan mo ito sobra. Dunk ko ah. Sobrang plain nga nung lasa niya. Yun ang perfect match. Pandesal at batchoy. Yun talaga yun. Pwede yung pwede ito. Kaboom. Top.
At ang maganda, isang ikutan lang eh. Nagpunta kami sa Biscocho House. Pero bago sa Biscocho House, bumili kami ng barquillos. Tinuro ko na sa inyo kung saan. Tapos yung pandesalan. Tapos pagliko mo, batsuya na. So, alam mo yun, isang ikutan lang. Masasapol mo lahat. Sulit na yung ikot ng haro pag napuntahan nyo yung tatlo na yun. Suggestion ko lang, marami pang iba. Sobrang solid. Next area na kakainan natin, sa haro pa rin. Pero ito na yung baybaying dagat, Coastal Road nila. Maraming mga seafood places dito. Pero yung ipapakita sa atin yung medyo local favorite. Silipin nga natin dito, medyo alternative daw to dun sa mga sikat na mga restaurants dito eh. Relatively mas mura at saka masarap daw talaga yung luto dito. Ito yung Taiche o Tiche. Eksaktong padating pa lang yung lunch crowd, so pwesto na tayo. Mabuti medyo maaga tayo kaya nakuha pa natin yung corner table. Medyo maaliwalas dito. Ito na yung sample ng mga menu nila. Puro isda. Seafoods. Mukhang solid dito. Half kilo na laki yung chili sauce, isang serve na adobado, tunga na managat, sigang suba, one tatter rice, isang serve na pasayan, kinilaw, isang bulaman, at saka steam talabang. Okay, salamat. Tikman ko na tong kinilaw na hipon. Pasayan dito. Eh, kadalasan kasi isda yung na-order namin. Kaya ito talaga yung in-order. Sabi ko, bihira to eh. Saka maganda yung pasayan dito, yung lalaki. Tapos titikman ko muna habang hindi pa siya matagal nakababad sa suka. Para hindi pa siya lutong-luto sa suka. Malambot pa siya. Sarap. Sobra. Sobrang sariwa lang nitong hipon. Yun talaga yung laban dito. So kahit nga sandali mo lang to ibabad, siguradong masarap na masarap pa rin to. Yung tamis na eksakto lang, hindi rin todo asin. Sobrang sarap nito sariwa. Parang yung kinain kong talaba ng isang araw na sobrang linis lang nung lasa. Sobrang panalo to. Actually yung talaba, dito ko na rin isasawsaw kasi may konting tamis siya. Sobrang sarap. Ito pa, isa pang hindi rin common sa amin. Ang tawag dito, gulaman. Ang kadalasan, pag nagsisiwid kami o tayo, yung guso o kaya yung lato. Ito ang tawag nila, gulaman. Tingnan mo, parang buhok. Oh. Tikman natin. Ah. Lagyan natin ng kamatis. Yay! Bagay ito eh, sa mga inihaw, prito, ganyan. Pero tikman muna natin yung lasa niya. Ang sarap yung texture niya. Wala tong. Yung lasa niya, malayong malayo sa lato. Yung lato kasi parang magpapop yun, maglalasang dagat yung experience ng kain mo eh. Mas malapit siya sa guso kasi parang stems siya eh, parang nandun yung lutong. Pero fine, kala mo bihon. Sarap kainin ito. Kung meron lang parati sa atin ito, ihaw at saka ito, pasok na pasok. Sarap. Dahil fine na hibla-hibla siya, na-absorb niya yung suka. Sa bawat subo mo, ang dami tuloy suka. Kaya ang sarap. Okay, ito yung ano yun. Nakalagay unang-una doon sa menu. Ito yung specialty. Alimusan. Pero sa atin, ang tawag natin dito, hito. Pero ang special dito, yung paano nila niluto. Adobado yung tawag. Ang dami niyang sabaw. Pero
sabi ni Tessa, ito daw may gata na kaya ganito malapot-lapot. Pero sobrang evident din yung atsuete. Parati namang ma-atsuete. Tikman ko na. Kinuha ko na isang malaking chunk nung alimusan. Sarap sa hito, malambot siya eh. Pag pinito mo naman, makakain mo rin lahat na lumulutong siya. Damihan ko nung sabaw. Parang yun yung main event eh. Adobadong alimusan. Solid to. Mmm! Sarap nga. Alam mo, aaminin ko na. Kaya ako siya nasasarapan kasi meron siya parating dulo. Parang may kick ng sweetness. So, Pinoy na Pinoy ako eh. So, gusto ko rin yung lasa nun. At yung gata niya, perfect na perfect siya. Complimentary dun sa medyo gelatinous texture ng malambot kasi ang ano eh. Hindi tumitigas ang hito eh. So, bagay yung konting lapot ng gata. Sarap! Mmm! At saka hindi siya maasim na adobo style. Yun nga, adobado. Ito pa rin yung version nila na ano. Sarap nga, ang sarap. Ilagay sa kanin ng sauce na yan. Gets. Pero malaking tulong din na dilaw siya. Parati ko nga sinasabi na yung atsuete, ang laki nung visually, ang laki na itutulong niya para i-condition yung mind mo na eto na, masarap yung kakainin mo. Gabong yun. Yun, no? As usual, dapat sa kahit saan ka pupunta, umorder ka na ng talaba. Mura lang eh. Ang linis pa. This time, yung suka, yung sinamak, medyo pinakialaman ko, shinake ko. Pinalabas ko yung sili niya, kaya namula. Yan o. Pwede mo rin hindi i-shake at clear lang siya. Pero ito, titikman ko yung mapulang sinamak dito sa talaba. Mmm! Sarap. Masarap talaga yung talaba. Kahit anong suka, lagay mo dito. Walang kasing solid talaga to. Ang linis. Ang sarap. Yung next na titikman ko eh yung snapper two ways. Yung kalahati eh inihaw, yung kalahati naman sinabawan. Wow, ano to? Ito yung ulo. Yes. Yung snapper. Nice. Magsabaw test muna tayo. Grabe, sarap. Okay. Parang matik dito yung ano yung pagsabaw. Yung dahon ng kamote, yung talbos. Siya yung nagte-take over dun sa buong broth. At saka syempre yung pampaasim na batuan. So, green na green. Na-associate ko siya with the sobrang freshness, yung lasa ng dahon ng kamote na yun. Sarap. Sa totoo lang talagang zero, wala kang lansang malalasahan pag ito yung combination sa sabaw. Panalo lahat. Sarap. Sariwang hangin, sariwang isda. Saan ka pa, di ba? Mamaya higupin ko na tong ulo na to. Yung mga mata-mata nito, yun yung pinakamasarap. Okay, ito naman yung... Wow, malambot! Ito yung katawan ng snapper. Two ways pinagawa namin eh. Ihaw yung katawan, sinigaw yung ulo. Parang okay ito. Tapos, lahat ng ihaw ng isda dito, papahira ng atsuete oil. Tikman ko ng walang babad. Ay, ng walang sawsaw. Sobrang sarap. Sobrang sarap nito. Snapper na inihaw. Lasang-lasa mo yung
yung grill niya. Pag saka sobrang lambot. Yun. Napakamay ako sa sarap eh. Ang sarap ihalo dun sa sabaw ng inat. Ng hito. Yung kamote tops. Actually, yung combination na to, pati lalo na tong ano, hipon na kinilaw. Sabi ko nga, bagay ito sa inihaw. Mag-crab naman kami. So far, sobrang solid talaga ng seafood experience ko dito sa Iloilo. Alam mo, pati crab dito, parang medyo malungkot na sinabi na wala daw yung babae. So yung dumating lalaki, pero ang taba pa rin. Nagulat ako. Parang malulungkot ka pa ba dito? Parang okay pa rin to eh. Wow. Grabe yung laman, no? Lahat nung kinain natin yung seafood, masarap. Solid. Chunky yung laman, eh. Oh. Ayan, no? Grabe. Mmm. Sarap. Matamis yung sauce nito. Yung level ng seafood dito, parang yun talaga yung event dito. So, alam niyo na, pag ano, talagang idadayon nyo rin yung seafood experience dito. Kaboom! Sagan dyan. Solid. Pati si Mrs. Dizon, aprobado sa lugar na to. Tiche o Taiche? Kung ano man, pati nga pala yung garlic buttered shrimp nila. Sobrang panalo. Ginaya namin, ang dami kasing umorder. So, nagpahabol kami nito. Sulit na sulit din ang lasa. Sarap. Walang susuko. Hapunan naman. Dahil namiesta ako ng Iloilo. Same area din sa Mayharo, Coastal Road din. Seafood place. Sikat na sikat to sa mga taga dito. Ito yung Bugoy's. Sa tingin ko, pangalawang beses ko na nga nakapunta dito eh. Okay, hayaan na natin umorder si Tita Ampi. Mas kabisado niya dito eh. Okay, cheesy bake talaba. Pinarisan ko na ng beer. Okay din, maiba naman kesa dun sa grilled. Pero mas dun pa rin ako sa grilled. Tapos meron din kaming seafood teppanyaki, manamis na miss. Tapos meron ding inihaw na pusit, sakto rin sa beer. Si Mrs. Dizon naman, hindi magpapahuli. Ang in-order niya yung paborito niya, grilled blue marlin. Mukhang solid to. Unahin na ang binakol. Maganda ng mga gulay. Eksaktong-eksakto, gusto kong humigop na masarap na sabaw. Okay, dito ako excited. Dinner time namin, order naman kami ng binakol. Pero ang event, native chicken. Sinabawang native chicken. At saka, pansin ko yung binakol dito, ang lalaki ng buong-buo yung coconut meat. Ayan, no? Sarap. Tsaka ang ginamit kasi dito sa pagluto nito, sabaw din talaga ng buko. Yan, no? Sarap. Tikman nga natin. Pahigop. Sarap. Manamis na mis. Meron siyang konting tamis na natural. Natural yung tamis naman. Parang siyang tinola na mas maumami, kumbaga. Mas masarap. Tsaka yung version na to, merong, kumbaga tinolang may carrots pa. At tsaka, mas malasa dahil, kumbaga sabi nga nila, mas masabor kasi native chicken yung gamit. Mas masarap yun. Ito na yung ano, chicken. May laban talaga pag native eh. Mas ano siya, mas, paano ko ba sasabihin? Mas gamey kaysa sa regular chicken. Pero yung lasa talagang sa akin mas malasa. Tapos susundatan mo nung actual na coconut meat.
Sarap. Galing. Sarap nun. Parang naging gulay yung coconut. Yun ang masarap nun. Uy. Yun, no? Blue Marlin. Sige, tikman natin to. Okay. Ito naman, Blue Marlin. Meron pa rin achuete oil. Inihaw. Ito, masarap talaga to iniihaw. Lambot. Sarap. Yun ang sobra. So, tingin ko ito na yung star of the night. Yeah, dalawa pala. Yung binakol, masarap din. Sarap talaga. Solid to. Okay sa Bugoy's, hindi kami na-disappoint. Perfect pang family dinner. Kinabukasan, nagke-crave ako ng ano, ng molo. So, malapit dun sa tinuluyan ko, naglakad lang kami. Meron ditong spot. Check natin. Cap Easing's Pancit Molo. Nakachamba na naman kami. Random find to. Para siyang regular na fast food, pero mga treats ng Iloilo. Perfecto pang breakfast. Marami rin silang items sa pangsabay sa tsokolate o kaya sa kape. Siyempre, hindi mawawala yung empanada. Eto na yung mga mau-order dito sa Cap Easing's. Mura lang. Direkto the point na tayo. Orderin ko na yung molo, syempre yung empanada. At hindi ko rin mapigilang hindi umorder ng dinuguan. Good morning. Ito ang magandang definition ng good morning. May morning sun. Ganda ng area, tapos Pancit Molo. Sa outdoor na kami pumesto. Marami na agad tao sa loob eh. Tsaka sarap ng hangin ngayon eh. Pancit Molo. Okay, ang bango. Naamoy ko agad yung broth niya. Alam mo, tama. Alam ko hindi mo sinabi sa akin dati na meron siyang konting shrimp na pampalasa dun sa soup base. Iniisip ko parang chicken soup lang siya talaga. Hindi naman pala. May naamoy din akong parang hibe nga. Ulo ng hipon. Sarap. Ito yung magandang pasok sa umaga. Yung sabaw niya, sa totoo lang, gusto ko isipin na medyo may DNA nung mamunlok. Yung end note lang, ah. Hindi naman talaga yung kasama yung amoy and everything. So, good soup siya for noodles. In this case, yung parang tinatawag nilang pancit, eh yung wrapper na nung dumpling nila. Naginupit-gupit sinama na. Yun na yung parang, siya na yung pancit mo, siya na yung carbohydrates mo. Kaboom, sobrang sarap. Yung timplada ng karne, meron siyang ano, malalong ganisa na feel kasi mag-garlic siya. Kaya pag kinain mo, kaya ibang-iba siya doon sa, yung isipin mo, baka Chinese dumpling soup lang yan. Iba. Meron siyang Filipino touch. Pag sinilip nyo mabuti yung sahog, may hipon at manok. Sobrang sarap nito. Clear soup, kaya sobrang nakaka-enjoy. Malambot na malambot kasi itong molo wrapper na to, kaya ang sarap eh. Sa bakasyon namin na to, ito yung pinakapanalong almusal namin ni Mrs. Masabor na masabor. Bonus round lang, tinry ko na rin yung dinuguan. Sino naman ang hihindi sa puto at dinuguan, ano? Chamba. Sarap. Maasim na maasim to, kaya masarap.
Tsaka parang lasang usok-usok pa. At may buo-buong ano, dugo. Sarap to, hindi mataba. Tsaka nga yung asim yung nagdadala. Sarap dito sa Cup Isings. Panalo. Ito ha. Hindi ko pa subukan lahat pero kumbaga molo ang niyayabang niya. Pwede niyang ipagsigawan kasi ang sarap niya. Bago kami ihatid sa airport, meron pa kaming titikman. Dalawa to. Idinaan kami ng Tito Nonong namin dito muna sa roadside. Original baye-baye place daw to. Ano ba yung baye-baye? Magte-take out lang muna kami tapos titikman namin dun sa susunod na kakainan namin. Non-stop, di ba? Okay. Nga, tikman natin. Okay. Ah, malambot! Okay, Santa Barbara ang next natin. Medyo sleepy town to. Malapit na to sa airport pero talagang medyo nasa looban. Tiyempo na naman tayo. Umaga, bago magdatingan ng crowd. Medyo sikat to eh. Local favorite ata na naman. Pero si Tito Nonong, ito yung sinusumpaan niyang patsuyan. Bagong paborito siguro nila dito. Game experience natin, mas simple ang dating dito. Sakto lang pati yung ano yung serving niya na. Tikman ko na to ha. Mas simple to dahil mas maliit. Perfect to bago ka lumipad pa pabalik kung saan man. Lapit na to sa airport eh. Pero ang daming pumupunta dito, parang sikat siya. May tamis din ng konti yung ano, end note nung sabaw na ito. Sarap. Iba naman yung chicharon nito, yung mas malalaking version siya. Hindi siya yung ina-try natin isang beses, parang sobrang daming chicharon. Ito sakto lang. Iba rin to. Ang general appeal nito ay simple, hindi overwhelming ang flavors. Napaka-honest lang. Masarap. Lahat ang man ng batchoy, masarap eh. Ako, ang kain ko ng batchoy, hindi ko muna nilalagay ng toyo. Para ma-enjoy ko muna yung original form. Tapos midway, nilagyan ko ng toyo at saka ng paminta. Pero matik ang puto pagkakain ganito. Yun na yun. Kampyon. Alam nyo, okay din dito sa sobredos eh. Siguro nga, ito na yung conclusion. Lahat ng batchoy ay masarap. Kung yung instant batchoy nga, ay nasasarapan na tayo eh. Paano pa kaya itong mga ganitong homemade? Backyard industry. Dapat nga itong suportahan. Bawat higop nito ay may pagmamahal. Uwi ang time na to. Yun na muna yun. Busog na kami. Sobra. Babalik kami dito. Marami pa kaming hindi natikman. Exciting. Okay, tikman ko itong baye-baye. Roadside mo mabibili papuntang airport ng Iloilo. Sa totoo lang, oo nga, mukha siyang maliit na espasol. Oo nga. Parang ganun nga yung lasa niya. Masarap. Pero mas may grain to.
Kasi dinurog daw to na bigas. Malagkit. Kaya may grain siya, pero lasang coconut din. Sarap siya. Sobrang grainy nung feel. At saka dahil sa liit niya, parang gusto mo kumuha ng kumuha. Masarap nga to. Iba rin siya sa espasyon. Gusto ko yung ano nito. Faint na faint lang yung lasa nung sweetness niya. Pero yung game niya, yung lasa nung parang binosa na bigas. Parang ganun yung dating niya. Na dinurog. Kaya, yan. Yan o. Sarap niya kainin.